Hi, Sir Armand. Yes, I'm here. Yes, mm-hmm. We're back. Pangako natin, back. Isa-isay natin ha. Tale of the tape ha. Yes. Hypothetical to. Hypothetical. Ano ang itsura ng Pilipinas kung si Sara ang maging presidente? On the upside, sir, kung hindi siya maging vindictive, hindi siya masyadong defensive sa tatay niya, it might be good kasi yun nga ang problema ni Sara. Ang Malacañang ngayon, although ngayon medyo naayos na nila, pero for the longest time meron siya faction going for Bongo kasi madaling madaling pakiusapan, you know, to be diplomatic about it. And then Sara, who cannot be controlled even by her father. Okay. So Sara is her own person. Mm-hmm. Hindi siya pwede sumunod kahit kanino. Mm-hmm. She's a lawyer and she's very independent-minded. So, okay. Kung pwede niya sabihin na, okay, opposition, maging kwan tayo, maging forget the past. Mm-hmm. Sa ICC case ng tatay ko, hayaan natin yung ICC. We will cooperate. Whatever. Anyway, that is a legal process. I'm a lawyer. I understand that. Mm-hmm. For the good of the country, leave my father to ICC. Okay. I will bring the country back from the way the situation it is now because of COVID. Mm-hmm. Let's all work together. We cannot afford to lose time, mm-hmm. resources, and effort because of the pandemic right now. Okay. So, pwede niya gawing excuse yung pandemic. Mm-hmm. On the downside, it will be full chaos. Kasi kung magiging vindictive sila to try to protect her father, okay. she will disalign herself from the international community. Mm-hmm. And then the international community, the EU countries, the mm-hmm. US, Canada, and other UK and other powerful countries will put pressure on her to surrender her father, and then gagamitin niya yung military, gagamitin niya yung police, mm-hmm. and because of that effort, masasacrifice, makukulong yung mga broadcaster tulad nyo, mga vlogger tulad ko. So, so it will be worse than it is now. Okay. Ayoko so, nang magsalita. Makinig po kayo ha. Iniisa-isa namin po ha. Para may choice kayo ha. So lipat tayo dito. Lipat naman tayo. Mare, sa liberal. Kung sakasakali si Ma'am Leni naman po ang pangulo ng ating bansa, ano naman ang itsura ng Pilipinas? Very ideal situation happening in the Philippines. Because Leni has the could have the will, political will, absent kay popular president Cory Aquino. Okay po. And she could be less tough than GMA. Mm-hmm. She will be open to all. She will be respectable to all. Okay. She's not ambitious. She lives a simple life. Mm-hmm. She doesn't have relatives in government to make kring 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 to make kring kring and to protect. Yes. She doesn't have a husband who does the dirty job for her kasi correct. May mga lady politician tayo na malinis daw pero mm-hmm. yung asawa ang kring kring in charge sa kring kring. Mm-hmm. So very ideal, but realistically, medyo sa ngayon nakikita ko medyo malabo with the way the surveys are showing it. Mm-hmm. Mare? Hypothetical din. For what about kung biglang tumakbo rin si BBM? At maging pangulo at din. At maging pangulo. It could also be the same as the Sara Duterte scenario, mm-hmm. because yun nga ang problema sa kanila, they have the same, it's not by their own doing they will become bad, but it's because of their past, mm-hmm. it's the history, mm-hmm. it's the
vindictiveness to get back at their detractors. Okay. So, ganun rin. It could also happen to the Sara situation na forget everything, let's move forward, let's help the country, wala nang Marcos, wala nang Cory, wala nang Ninoy, walang Pinoy, lahat Pilipino. Okay. So, it could work that way and we'll pray for that. And it could also work the opposite way at magkukulong pa rin tayo kayo mga broadcaster at kami mga ang hirap talaga ng sitwasyon na no, Sir Armand. Next, Mare. Next. Okay, ito, the youngest, what about Isko? Ah, that is the best case scenario. Kasi sa ngayon nakikita ko kasi I know the guy very much. And nakikita na natin kung ano nangyayari sa Manila. Si Manny nag-a-announce pa lang na isosolve niya yung squatting problem. Meron ng 299 units na turnover. And by the end of the year, 800 more units will be... Imagine 800 families makakabahay times 5. So, 5 per family or 6 per family. Ang laki na nun. So, meron na siya... Meron na siya, ginawa na niya Binondo Dominion 1, Tondo Dominion 1 and 2. Ngayon naman, meron pa sa San Lazaro, sa Hilpuyat, at saka San Sebastian. And then, kate-turn over lang niya yung base community, yung 399 units. So, and Isko is, nakikita niyo naman, nagsasama sila ni Leni sa project sa COVID. And tulad sinabi niya na I've been saying in this show all along na sinasabi niya one thing the people will ask during election time sa mga politiko, what have you done during the COVID pandemic? So he had done the most. Ngayon Manila ang occupied bed mga several hundreds lang, pero naka-ready siya mga 2,000 beds already. Wow. Para sa COVID. So, kung tatamaan tayo ng Delta, everyone will go to Manila. And pwede na it will affect the outcome of the election. Kung ibang ilugar namamatay na sa parking lot at saka on the way, nasa kotse pa lang namamatay na dahil sa Delta, they will all be trooping to Manila. And because only Manila is ready not only for its citizens but for everyone in Luzon. Okay. So siguro hanggang apat lang kasi yun lang naman ang may potential eh. Di ba? Oo, yun lang talaga. Yung iba others na. yung mga others. Pero ang ganda ng question nyo ha, parang feeling ko parang Miss Universe ako sumali ha. That caught me. Sabi kasi ni Direk, pahirapan nyo kasi. Hindi kasi nyo pinapahirapan. Tama. Sa tanong. Ang ganda ng tanong ha. So at least kasi I've been a reporter. Ang secret lang, kung anong news gusto ko ilabas, dapat yung question ko maganda rin talaga yung papunta roon. I appreciate good questions because it elicits good answer. So dito tayo sir sa possibility yung pupwedeng mag-tandem. So kino-consider na natin yung mag-ama. Sabihin natin yung mag-ama, isa na yon sa mga mag-tandem. Ngayon punta naman tayo dito sa would say Isko Pacman. Okay. Sino pa? Soto Lacson. What about Bongbong? Yun na nga ito na nga Marian tanong ko eh. Oo, ito na nga Marian tanong ko kay Sir Armand eh. Mag-ama Duterte. Sabihin natin Ma'am Leni Trillanes. Pacman Isko. Lacson, Soto. Lacson. Ang tanong ko po ngayon, ano ang gagawin ko kung ako si Bongbong Marcos? Difficult question. Difficult question again, no? Ano po gagawin ko? Kung ako si Bongbong Marcos, knowing na medyo sa BP, ayaw naman niya banggain si Duterte mismo kasi the act itself of going against President Duterte, parang
declaration of war na yun. So he will lose all goodwill from the Dutertes as well as his families. Baka makikita lang natin sa news na may mga kaso ni Imelda na revive, mm-hmm. o may mga kaso kung saan panalo na sana si Imelda na kwan pa, na reverse pa, mm-hmm. na natalo, or ang pinaka super worst scenario, yung hindi pa ini-implement, mm-hmm. na arrest warrant ni Imelda, ma-implement na yun. Yung para sir, yung to your I forgot, mm-hmm. this kanina, to your question na, mm-hmm. The fact that Imelda can roam free and give interviews and go to mass, go all around the country, is the best favor the president could be doing to her, because yun. May mga standing warrant of arrest siya, hindi ni-implement ng Sandigan Bayan. So, kung having that situation as a background, tumagbo na lang ako, Juan. Tumagbo na lang ako. Senator. Unless, hindi tatagbo ng the Vice President, si President Duterte, tatagbo na lang ako, Senator. Panalo naman siguro. Panalo naman. Kasi, medyo mga ito naman mga Estrada brothers ang medyo they don't really get it pa rin, pero kung like the Cayetano have shown, and also maybe the Marcoses, basta wag lang sabay sir, the same situation like sinabi ko last time, na delikado kung sabay si President si Sara at si President Duterte, ganun rin ma-apply kay sa mga Estrada, si kay Jinggoy at JV, and also ganun rin applicable kay Bongbong. So kung tatagbo siya ngayon, habang nandiyan na sa pwesto yung kapatid niya, mananalo pa rin siya. Ayun. Wag lang sabay. So ibig sabihin, lugar lang ano? Lugar lang. Oh yeah, sila. Lugar lang. Ganyan naman sila sir, merry go round lang. Oo. Wala naman nagbabago eh. Mare. Ngayon. Medyo ano na ako, solved na ako. Medyo satisfied. Takot na si Miss Vicky ah. Medyo satisfied. Yun naman, kwan yun eh. Hypothetical rin yun na. Depende rin naman yun. Tayo naman din, alam naman natin yung libel laws natin. Oo. Mm-hmm. So, hindi naman tayo pupunta roon. Pero gusto ko lang maribalikan yung epekto nitong pagpupulong ngayon, yung assembly. Ay, oo. Ito ba, sir, may advantages dito sa mga opposition? Whatever outcome. Kasi nag-umpisa sila, sabay tayo ng alas 3 eh. Alas 3 daw eh. Diba? Yes. Whatever yes, outcome yes. nito, would you think na may, ano to, may effect ito o kaya impact. Favorable? Yes, sir. May malaking effect dahil, di ba, united we stand, divided we fall. Mm-hmm. So, now they're divided. The fact pa lang na pinersa nila si Manny to hit Duterte and to say what everyone was talking about. And that is, this administration was worse than the past administration. Yun, malaking dagok na yun eh. Okay. Marami na nagbagong isip nun eh. Mm-hmm. So, at saka kami, namomonitor namin sa social media apparatus namin, nakikita rin namin may mga tao na medyo naiba ng isip. In fairness, meron na ko-convert si Manny na mga Pilipino na sinasabi, oh Manny, tama ka kasi hindi kami nakatanggap ng kwa namin, ng ayuda namin. Okay. Tulad ng sinabi ko, very, very emotional issue ito. Tuwing nagugutom yung tao, sasabihin, magmura ka to sabihin, may 8 mil na sana ako, nawala pa. Naging bula pa. Naging bato pa. So, ituloy pa niya ito, mas magagalit pa siya dahil dito. Yun lang, nakikita ko, dahil tuliro ang isip niya ngayon habang nagpa-practice, baka matalo siya kasi yung mental game niya sa fight niya kay Spence, medyo deserve. Hindi buo. Mm-hmm. Pero siguro, bahala na, kumita na lang siya roon pang eleksyon, babawi siya budget. Sa mga preba niya dito, sa mga testimonies, both documentary at video, kasi yung video maintindihan ng tao talaga at ikalat-kalat ng mga tao. So, big effect yun.